ay kumikilos para sa ating mga kababayan sa nilangkaan ng trahedya. Pero tayo rin po ngayong araw nananawagan, nagkakaisa, nagsasama-sama para sa ating mga kababayan. Hindi po natin matiin, hindi po natin matiniis, hindi po natin mapapagbaliwala lamang kung bakit po ngayong araw po ito. Alam ko lahat ay merong mga relief efforts, lahat tayo merong mga iba't ibang mga ginagawang hambangin para sa ating mamamayan. Pero kailangan nating magsama, kailangan nating magpakita ng lakas sa ating mga kababayan. Hindi po po pwede na wala tayong mensaheng mayatid dahil ang mga kababayan natin desperado, ang mga kababayan natin walang kalinga at walang maasahang kalinga at compassion man lang mula sa dapat na nagbibigay nito sa kanila. Ang kailangan po ngayong araw tayo po ay namamanata na gagawin ang lahat ng taong bayan, gagawin ang lahat para mayabot agad yung relief sa ating mga kababayan. Una po yan, tuloy-tuloy po tayong magkakaroon ng mga relief efforts simula po sa araw na ito. Todo-todo, walang pagod, walang sawa po nating gagawin yan. Pangalawang bagay, nananawagan po tayo sa ating gobyerno. Nananawagan po tayo sa pamahalaan. Sana po iabot agad lahat ng mga relief efforts, lahat ng mga relief goods, lahat ng mga donasyon ay dapat umabot na agad sa ating mga kababayan. Wala na pong tuwang ngayon na ang Pangulo magsasabi pa, maninisi pa sa LGU. Wala na pong tuwang ngayon at nakakagalit, nakakainis na dinadownplay pa at tila pinagsisinungalingan pa ang taong bayan para lang mamaliin yung epekto ng trahedya, para isalba yung kanyang pagmumukha, salba yung kanyang reputasyon. Hindi na po ito, Mr. President, tungkol sa inyong reputasyon. Ang kailangan isalba ay yung buhay ng ating mga kababayan. Wala na pong panahon para sa pamumulitika. Wala na pong panahon para sa pagsisinungaling pa. Wala na rin pong panahon para gamitin pa yung pagkakataon para ma-defend yung pork barrel sa kayong duck pads. Nakakalungkot na sa speech ng Pangulo, imbis na mag-alay man lang ng compassion, pagkalinga sa ating mamamayan, isiningit pa yung pork barrel funds, pinagtanggol pa yung pork barrel funds, at pilit sinisisi pa yung mamamayan mismo ng Tacloban kung bakit sila ay hindi daw handa doon sa nangyaring bagyo. Wala na pong panahon para dyan, Ginoong Pangulo. Nananawagan ang taong bayan ngayong araw na ito, dito sa Lupi Diliman, sa iba't ibang mga punto, sa ibang mga sa buong bansa, International Day of Solidarity po ngayon, nananawagan sa inyo, sana po sa pinakamabilis na panahon, ibigay niyo na po yung donasyon, ibigay niyo na po yung relief para sa ating mga kababayan. Yan po yung panawagan ng mamamayan ngayong araw na ito. Huwag na pong magdadilidali, huwag na pong magsinungaling pa, huwag na pong magtanggol pa ng kaprinsyo at ng inyong korupsyon. Panahon na po para iabot yan sa ating taong bayan. Nakakagalit ang mga balita na meron palang mga warehouses na meron 30,000 sacks of rice na kung hindi pa bubuksang pilit ng mga mamamayan ay hindi pa nila makukuha yung bigas. Nakakalungkot yung mga balita na meron pala na vans, container vans ng mga bigas na dapat ibinigay pa doon sa mga biktima ng Pablo, ng biktima ng Sendong nung nakaraan, na ngayon pa lang nila inilalabas para sa ating mga kababayan. Kung hindi pa pala binigay, kung hindi pa pala dumaan ang trahedya nito, hindi pa lalabas ang mga yan. Kaya kailangan po nating mangalampag, kailangan po nating manawagan, dahil ang nasa posisyon po sa panahon ito na magligtas ng buhay sa ating mga kababayan, walang iba kundi yung gobyerno. Nasa sa kanila po lahat ng rekurso, nasa sa kanila po lahat ng mga eroplano. May control sila na po pwedeng gawin para ibigay agad ang tulong na yan para sa ating mamamayan. Pero kahit po ang international community, ang mga balita nagsasabi, hindi sapat, napakabagal, napakakubad ng tulong na yan at inuuna pa yung iba't ibang mga bagay na hindi mahalaga para sa taong bayan sa atin ngayon. Hindi po ito panahon na tayo ay gamit pa ng opportunity para sa korupsyon. Hindi po ito panahon para sa political opportunism, Mr. President. Nananawagan po ang taong bayan ngayong araw ibigay ang relief sa ating mga kababayan. Kinakailangan po at nananawagan tayo sa lahat mula ngayon. Tayo po, meron pong relief centers sa Vincent Sol, ipanawagan po todo yung ating relief goods ay dalhin dyan yung ating donasyon at tayo po ay magkaisa sa panalangin ngayong araw na ito. Kasama po natin ang iba't iba rin ating mga kababayan sa iba't ibang eskwelahan, komunidad,
sa buong bayan, sa buong bansa na nakikisa sa ating mga kababayan at nagsasabi na dapat pong ibigay na ng agad agaran yung buhay sa gipin, yung buhay ng ating mga kababayan doon sa Tacloban. Pabang mga lugar, mas marami pong mga lugar ang hindi pa naaabot ng tulong. Kaya palakpakan po natin yung lahat ng mga tumutulong. Palakpakan po natin yung mamamayan na nagkakaisa. At sana po tuloy-tuloy tayo na magsama-sama, tuloy-tuloy po tayong kumilos, tuloy-tuloy po tayong magkaisa para tulungan yung ating mga kababayan at para baguhin yung lipunan na kumakalinga sa iilan at hindi kumakalinga sa mamamayan. Yan po yung namumuhurin ngayong panawagan na dapat ang pinakamahalaga ngayon. Pwede natin pag-usapan ang kung ano-ano pagkatapos ito. Ang pinakamahalaga po ngayon, mga araw ng mga susunod, ay yung buhay ng ating mga kababayan. Dapat ang gobyerno gawin ang lahat at nararapat para makarating anumang donasyon para sa ating mga kababayan. Sa ating pong sariling ginagawa bilang mga bilang komunidad, bilang mga organisasyon sa tulong kabataan, ayaw po magpapadala doon ng mga goods. Pero depende ba po, lubhang limitado po ang kakayanan ng mga organisasyon na gawin yan. Kinakailangan po magkaroon ng malinaw na paraan para masolusyonan yung problema ng ating mamamayan ngayon. Hindi po pwede at nakakagalit po na wala pa rin paraan hanggang ngayon. Wala pa rin plano hanggang ngayon kung paano darating doon kung sa bahagi ng gobyerno yung mga goods na meron tayo ngayon. Kaya po ngayong gabi tayo nagkakaisa sa panalangin, nagkakaisa sa pakikisa sa ating mga kababayan at nagkakaisa sa aksyon, sa paggawa ng paraan para ligumin ang pinakamaraming tulong para sa ating mamamayan at para ipanawagan ang kagyat na relief para sa ating mga mamamayan sa kasalukuyan. Sindihan po natin yung ating mga kandila, hindi bilang pagluluksa, kundi upang magbigay liwanag sa ating bayan, sa ating mga kababayan, at magbigay pag-asa, magbahagi ng mensahe ng pag-asa sa lahat ng mga kababayan natin na nagtitipon din ngayong araw na ito.